our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Ah, hindi man ramdam, pero alam nyo mga kababayan, maganda ngayon ang ekonomiya ng bansa. Lagi ko sinasabi yan. Maganda ngayon ang ekonomiya ng bansa. Bakit kanyo? Kasi kung hindi yan, nagrereklamo ang mga negosyante. Tandaan nyo yan. Nangunguna na yan ang mga negosyante na ano, gumagawa na ng kaparaanan. Pumupondo na yan para manggulo. Ganun eh. Diba? Abay, siguro puno ang EDSA kung hindi maganda ang pamamalakad ni Pangulo. Tulad nito, tingnan nyo ha. Ay, paano makakapabagsak ito? Itong mga ito, laki mo, Boss Mike. Tingnan nyo, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wala pa kayong 20? Sa pangunguna nino ni Kalbong Morales na, ha? Nuknukan din ng sinungaling. Yan ba? Pero mo, eto mga, ay naku, mga gunggong kayo. Pero mo, sinasamahan nyo, yung ano, may kaso ng pagsisinungaling. At hindi lang kaso, napatunayan na, convicted na. Yan, mga kababayan, pero mo yan, Pero sinasamahan nyo, convicted na ano, na sinungaling. Pambihirang buhay talaga itong mga DD-shit, ano? Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung mga utak na itong mga ito. Diba? Yan na ho yung, ano ha, yan na ho yung pinagmalaki na mag-e-ed sa tres na kami. Diba? Mag-e-ed sa tres na kami. Ed sa tres? Ha? Gusto nyo pang, ano, agawin yung ed sa tres ni, ano, ni Erap? Ed sa kwatro. Dapat ganon, di ba? Ed sa 4, ganon! Hindi yung Ed sa 3, dahil may ari nun. Si Erap, di ba? Oh, mag-people power na kami! Wala na! At, kaya nga eto mga to, desperado na kung sino na tinatawagan. Oh, nung mga nagdaan, ang tinatawagan ni Maharlika ay sino? Ang mga Pinklawan, Dilawan, na sumama sa kanila. Ano nangyari? Imbes na sumama sa inyo, ayun, sumama kay Pangulo. O maging si Bam Aquino, nagbigay na rin ng suporta. Biroin mo yun. Alam nyo, eto yung ano, eto yung napakaganda, mga kababayan, na mangyayari sa panahon ni Pangulo. Ha? Bakit kanyo? Kung ang mga Aquino, thank you naman, Sunny G, kung ang mga Aquino at ang mga Marcos, na mortal na magkaaway ay magkakasundo na, mga kababayan, yan na yung ano, yan na yung tinatawag na unity. Itong mga ano, itong mga DDS, grupo ni Duterte, panggulo na lang. Wala na yan, basura na. Kasi ito lang naman talaga, biruin nyo mga kababayan, ha? Sa 30 taong mahigit na hidwaan ng mga Marcos at Aquino, yung pamilya na yan, abay, biruin nyo, mula sa mga magulang, abay, sa mga anak, magkakasundo-sundo. Ayaw nyo ba nun? Diba? Ayaw nyo ba nun? Ang ganda nun, yan ho yung inaantay ng maraming tao o ng maraming Pilipino na tama na yung hidwaan na matagal na mula pa sa mga magulang ninyo, ay tigil nyo na yan. Sanay pwersa na para sa bayan. Yun po yun eh. Kaso nga, umi-entro tong panggulo eh. Ano yung panggulo? Pag panggulo, walang bilang. O, di ba? O, yung mga laro natin nung araw, di ba? Sa text, may panggulo. Sa kalog, may panggulo. Di ba? O, pag panggulo, walang kwenta. Yun. Ay, naku mga kababayan, sana nga magkatotoo at magkaano na, no? Dahil eto talaga, eto pagka, yun na yun. Yan na yung unity team na tinatawag. Unity team. Diba? Unity team mga kababayan.
Ito, tingnan nyo, si Calvo. Oh, ayun o. Ayun o, nangunguna o. Pinamumunuan ni Bocal. Ang alin, ito, itong rally na to. Oh, play natin konti. Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Oy, Sarah! Hindi mo pera! Ah, oy, humihingi na naman si Sarah ng, ah, kung hindi ako nagkakamali, eh, 1.6 bilyong pisong pondo? O, Sarah, hindi mo pera yan. Huwag mong hingiin. Ganon? Oh, Boss Mike, madami daw nagtatago siya likod. Uy! Ano mo nagtatago? Eh, uy, bakanti, tagus-tagus dito sa mga, ano, pagitan ng mga paanetong mga tao. Walang tao. Diba? Di ba sila nahihiya? Uy, mahiya naman kayo. Ilan na lang kayo dyan? Nag-uutuan pa kayo. Gets nyo? So, Sarah, tama na. Oh, yung mga, ano mo, yung mga bataan mo, ako naniniwala ako, si Sarah may bas-bas dito. Bakit kanyo? May bas-bas si Sarah dyan sa mga ginagawa nito. Kasi ni Minsan ho, na inaantay namin, na magbigay ng komento si Sarah sa mga nangyayari, sa mga issue na ito, na ang mga pamilya niya, etong mga tao na nagwawala, na hindi mo alam kung nasasaniban ng demonyo. Diba? Walang maibigay na ano eh, na opinion si Sarah. Diba? Bakit hindi ka magbigay ng opinion dito kung ano ba talaga ano mo rito? Ha? Ano ba talaga ang opinion mo, pananaw mo rito? Nasaan ba talaga? Ha? Nasaan ba talaga ang utak mo? Anyway, mga kababayan. Sige, ayanan natin itong mga ito. Magsawa kayo dyan. Oo. Samahan ninyo yung ano? Yung? Sabi ni Pangulo, ano? O, eto yung sabi ni Pangulo. Jokes, ano? Jokebox daw eh. Jokebox. Sige. Guilty sa kasong perjury si Jonathan Morales, ang dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent na nagdawit kay Pangulong Ferdinand Bongbong. Mga boss, hindi nila maintindihan yung ano? Ha? Nahatulan. Oh, hindi nila maintindihan. Ano yung nahatulan? Ha? Nahatulan. Hindi nyo alam? Pag inumpog nyo yung ulo nyo sa ulo ni Morales, ayun, tawag doon, nahatulan. Ha? Malalaman nyo kung ano ibig sabihin ng nahatulan eh. Diba? O sige, tuloy. Sabi dito ni Benjamin niya, araw-arawin niyo pa yan. Ayos lang yan. Hanggang mapagod sila, ganon. Bongbong Marcos Jr. sa paggamit umano ng illegal na droga. Hinatulan ng Municipal Trial Court in Cities Branch 4 sa San Fernando City, Pampanga, si Morales ng guilty beyond reasonable doubt of perjury dahil sa pagbibigay nito ng... Hindi nila alam yung guilty. Oo. Hindi nila alam yun. Hindi nila alam ibig sabihin. Eh, kaya nga sumasama sila eh, dahil hindi nila alam ibig sabihin eh. Diba? Eh, kung alam mo ba ibig sabihin nun, hindi sana, hindi mo kasama yung kalbo. Maling testimonya laban sa dalawang pinaghihinalaang drug traffickers noong 2011. Sinintensyahan si Morales ng 4 na buwang pagkakakulong at multang 1,000 pesos. Batay sa Article 183 ng Revised Penal Code, nangyayari ang perjury kung ang isang tao ay kusa at intentional na gumagawa ng maling pahayag o nagsisinungaling. Sinungaling! Kayo ba sasama sa mga sinungaling? Tingnan mo yung mga utak ng mga DDS, ano? Saliwa! Saliwa utak nila! Parang ganito lang yan, mga kababayan, eh. Pinipilit ng mga DDS shit na ano? Eh, para matigil na yan. Matigil na yan, magpa-drug test na si, ano, si Bangag. Ganun yung tawag, eh, no? O, di ba naman mga bobo talaga? Inaakusan nyo si Pangulo na ano, na drug, nagdodroga, adik, bangag, kung ano pa nga, lahat na naman sa sakit. Inaakusahan ninyo, tapos gusto nyo, si Pangulong Bongbong Marcos ang magpatunay na hindi siya adik. Eh kayo nag-aakusa.
Oh, alam nyo, yung mga katwiran nila sa liwa, parang ganito lang yan. Eh kung lahat kayo dito na 3,000 mahigit. Oh, 3,000 mahigit eh. Oh. Eh kung ako saan ko kayo, eh lahat pala kayo adik eh. Patunayan nyo na hindi kayo adik. Pwede ba yun? Pwede ba yun? O di, lahat kayo kailangan magpa-drug test. E pagka ganun mga kababayan, lahat na lang mga kaaway natin, oy adik ka, patunayan mo kung hindi ka adik. Magandang negosyo, magpatayo tayo ng ano, ha? Drug test center. Di ba? Bubu! Ang tatanga! Oo, pasensya na ha? Pero ang tatanga nila. Wala silang maibigay na ebidensya na nagdodrog ang Pangulo o yung sinalsal nila na sinalsal na ano, polvorong video nila. Ha? Eh, 2 taon nang mahigit, magtatatlong taon na nga eh. Ano nangyari? Naglabas, peking video. Ulitin ko mga kababayan, kaya ho, dahan-dahan, marami na hong mga, ha? Mga naniniwala sa kanila dati, pero ngayon hindi na. Bakit? Dahil dyan sa polvorong video nila. Niloloko nila yung tao. Sabi nung isa, kausap ko kagabi. Naririnig nga ni Jan Angeles eh. Sabi niya, eh kung di ba naman mga tanga yung mga kasama namin eh. Oh, yung kasama nyo, tinatawag kayong mga tanga talaga. Kung di ba naman mga tanga yung mga kasama namin, biruin mo, ilabas ba naman nila yung polvorong video? Eto pa! Eto pa mga kababayan. Alam nyo kung ano daw yung dahilan? Sabi ko, bakit yung nga ba nilabas yun? Eh, halatang halata. Oo nga eh. Kahit nga kami, alam naming peke eh. Alam naming gawa-gawa lang eh. Eh, bakit nga nilabas? Eh, sabi nila, ano lang, pang-asar daw. Anong pang-asar? Mga bobo talaga! Sa tingin ninyo, maa-asar si Pangulo? Eh, lahat na nga, mula kay Digong, pababa sa inyo, hanggang pinakamababa, eh, isa na nga lang eh sinasabi. Diba? Eh, isa na lang sinasabi nila. Paano yun? Di ba, mga kababayan? Oo. Tingnan mo. Ano nangyari? Bagsak kayo. Ito yung idol nila. Oo. Sa ilalim ng panunumpa sa harap ng isang opisyal, matatanda ang nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na professional liar si Morales matapos siyang idawit nito sa leaked documents umano ng PIDEA na ayon kay dating Senator Panfilo Ping Lacson ay pira-pirasong papel lamang. Alam nyo kung bakit alam nyo kung bakit pinupurit halos gawin ng Diyos si ano, si Kalbo. Si Morales, alam nyo ba kung bakit kahit na ganyan, si Kalbo, kahit na ano nang mga ano niyan, mga kaso, mga background, Romel Gumangan, ano po, Ricardo Villanueva, Liberty Torino, Leonora Brown, ha? Luis Med, Eva Narita, Doris Sese. Alam nyo ba kung bakit? Kung bakit halos gawin na nilang bayani, kulang na lang gawing Diyos si ano, Morales. Alam nyo kung bakit? Alam nyo? Kasi, mga kababayan, pagka ikaw ay bumabatikos kay Pangulo, kahit sino ka pa, gagawin ka nilang Diyos. Gusto nyo, subukan natin eh. Kunyari, batikusin ko ang Pangulo. Tingnan nyo, yung mga yan, oo, magpupuntahan dito. Papalakpak ng gano'n, oh, papalakpak, yuhuu, yuhuu. Gano'n, di ba? Yeah, galing-galing mo talaga, Mike Silvera, galing mo. Gano'n, di ba? Gano'n yung mga yan, yung mga bobo nga eh. Kaya ka, hindi na nila titignan kung ano yung background mo, kung ano yung ano, di ba? Oo, na yung bag na rabia po, bari-bari, bari-bari ka no. Nako, oh, di ba? Hindi nila titignan kahit sino ka. Eh, tignan nyo si Cathy. Sabi ko sa inyo, basta babatikos ka kay Pangulo, mga kababayan, wala na yun. Basta, wow, ang galing mo! Basta bumatikos ka, magaling ka na. Ganon yung basihan nila. Eh, di ba? Basta bumatikos ka, magaling ka na. Mindset ng mga didisyo to. Ha, Wilbert, Wilbert Tame. Oh, shout out. Oo. Oh, nang live SM 940 na lang nanonood. Nagets nyo ba ako, mga kababayan? Nagets nyo? Pag bumatikos ka kay Pangulo, ha?
Hindi na mahalaga kung sino ka, saan ka galing, walang ganun. Oo, walang ganun. Hindi na basihan yung kahit sino ka. Kahit dati kang pokpok, ganun. Kahit dating papalit-palit ka ng ng lalaki, ganun. Sa kanila yun. Kung dati kang sinungaling, dati kang nagtatanim ng mga ebidensya, dati kang gumagawa ng kwento-kwento para magkaroon ng kaso yung mga tao, wala sa kanila yun. Kasama, ang mahalaga sa kanila, uy, ang galing, bumabatikos, kaya ano, presidente. Okay yan, magaling. Naknang pating na pag-iisip yan, no? Diba, no? Grabing pag-iisip. Eh tayo mga kababayan, tayo, tinitingnan natin. Kahit sumisigaw ka pa ng Marcos, ganon, kahit na pinagtatanggol mo pa, aba, inaaral naming maigi kung totoo ka o hindi. Diba? Ganon yon. Hindi porki sumisigaw dyan, abay, para na kayong mga hinayupak na, nasilihan. Hindi na mapakalit, tuwan-tuwa na kayo, EJ Eugenio, thank you naman. Gets nyo mga kababayan, ganon kahihina ulo nila. Sa madaling salita, mga mangmang talaga sila. Di ba no? Our beloved, Boss Mike, Sabera!